For this episode, ilo-launch natin yung bagong mini-segment dito sa Lush TV, yung Lush and Learn. If you feature natin... Hi guys, I'm G of Lush Lifestyle Plans and welcome back to our official YouTube channel, Lush TV. So for today's episode, ang pag-uusapan natin ay ang basics ng watering or ang tamang pagdidilig ng halaman. Please make sure to finish the whole video dahil matututunan nyo ang konsepto ng over and under watering, kung paano sila iiwasan at kung ano yung mga nakaka-apekto sa pagdidilig ng halaman kaya nagkakaroon ng under or over watering at kung ano-ano yung tamang klase ng tubig na kailangan gamitin natin sa pagdidilig ng halaman at kung ano ang epekto nito sa mga halaman natin. So simulan na natin sa mga common na epekto ng maling pagdidilig ng halaman. First ay ang overwatering, ang second ay ang underwatering. So ano ang kaibahan nila? Kapag overwatering, from the word itself, over na sobrahan sa dilig ng halaman. Underwatering naman, kulang yung dilig sa halaman. Both of which ay may implication or merong epekto sa mga halaman natin. Minsan halos magkamukha sila, madedetermine mo na lang yan kapag chinek mo yung soil. Pareho na naninilaw yung dahon, pareho na nagbabrown yung edge, and kapag overwatering, yung ugat na bubulok or yung tinatawag nating root rot. So ngayon, ipapakita natin kung paano nagkakaroon ng over at underwatering sa mga halaman ninyo. So kapag underwatering, kapag nagdilig ka ng halaman, ayan, at walang tumulo sa ibaba, underwatering ang nangyari. Not unless walang drainage hole. So importante na may drainage hole yung pot na paglalagyan nyo ng halaman. Overwatering naman, ganito ang nangyayari sa overwatering. Nagdilig ka ng halaman. So, hihintayin mong lumabas yung tubig dyan. Ayan. Lumalabas na yung tubig, di ba? Thorough watering is yung kapag lumabas na yung tubig dito sa drainage hole. Meaning to say, nadiligan na ng buo yung lupa sa loob ng pot. Lahat yan na cover na ng tubig. Paano pumapasok ang overwatering? May tubig dito, di ba? May tubig dito sa catch plate mo. Hindi mo inalis. Hinayaan mong magstay yung tubig at yung paso dito sa catch plate mo. Kailangan itinatapon mo yung laman ng catch plate na tubig para maiwasan yung overwatering. Ano pa? Ang isa pang cause ng overwatering is basa pa yung lupa, diniligan mo na ulit. Diba, sinasabi ko sa inyo sa mga video ko before na kailangan ipapasok mo yung daliri mo as far as you could para ma-feel mo kung tuyo na yung lupa. Kapag tuyo na yung lupa, at saka ka lang dapat magdilig ulit. Not unless yung mga halaman na medyo gusto on the moist side. For most of the indoor plants, kailangan tuyo talaga yung lupa bago mo sila diligan ulit. Pwede ka rin gumamit ng moisture meter, yung sikat na moisture meter natin from my allocation video and other videos na ang dami nang bumili and ang dami nang naka-benefit from it. Parang 200 pesos lang naman yata siya or less than 200 pesos. Ilalagay ko ulit yung link dito sa description box dahil ang dami pa rin nagtatanong kung saan ko nabili yung moisture meter. And hindi po ako yung seller ng moisture meter. May binilan lang din po ako sa Lazada randomly and sinishare ko lang sa inyo kung saan ko siya nabili. But anyway, going back, kung walang moisture meter, pwedeng gumamit ng barbecue stick. Itusok mo yung barbecue stick, pag binunot mo yung stick at basa pa yung loob, huwag mo muna siyang diligan. Kasi kapag basa pa at diniligan mo siya ulit, doon nagkakaroon ng overwatering at doon nagsisimulang mabulok yung halaman and ayaw nating mangyari yun. Ito pala yung example ng dahon na naninilaw. And medyo crispy na to, pero kapag may over or underwatering, makikita mo talagang malambot yung pagka-yellow niya. Paano mo i-distinguish kung over or underwatering yon? Kapag overwatering, makita mo sok na sa tubig yung lupa. Kapag underwatering naman, tuyong-tuyo yung lupa niya.
So ngayon, i-discuss naman natin kung ano yung mga factors na nakakaapekto sa over and under watering ng mga halaman natin. First is yung type ng pot. Kung napanood nyo na yung unang-unang video ko dito, kaya ko siya inuna is because hindi siya napapansin ng karamihan sa atin. Lalong-lalo na yung mga bago naghahalaman. Marami hindi nakakaalam na merong palang epekto sa halaman yung klase ng paso na gagamitin nila. Kapag plastic pot or glazed ceramic pot, those are non-porous material. What do you mean by non-porous? Hindi nakaka-pass through dito yung hangin. So meaning to say, mas matagal bago matuyo yung lupa dito. And beneficial yon sa mga plants na gusto na mas on the moist side na lupa. Kapag naman terracotta or clay pot, porous yung material niya, kaya mapapansin mo, mas madaling natutuyo yung mga lupa. Aside doon sa naa-absorb ng roots, natutuyo pa siya dahil sa nakakapasok yung hangin sa pot. Isa yon sa mga dapat yung tatandaan. So kung naka-plastic pot yung halaman ninyo, mabuti talaga na mag-moisture meter para makita mo talaga kung wet pa yung soil. May mga halaman na gusto dry na bago magdilig ulit. So itatanong nyo po yon sa seller, sa mga pinagbilhan nyo ng mga halaman ninyo, or it could be sa ito sa YouTube. Baka meron na kami mga video na nagawa na para sa mga halaman ninyo. I-check nyo doon kung ano ang kailangan na water requirements ng halaman ninyo. Yun yung kailangan nyo tandaan sa type of pot. Next is yung soil mixture. Nasa video ko yun sa rubber tree eh. Ayaw niya nung nagpuputik na lupa. May chance na hindi siya nadidrain kaagad. Yun pa nga yung ibang type ng soil na tumitigas na yung ibabaw, na kapag diniligan mo, hindi na nga pumapasok sa loob eh. Tumatapo na lang yung water. May mga ganong type ng lupa, di ba? So, kailangan i-check nyo po yung lupa na ginagamit ninyo. Kung kaya po makabili ng loam soil, maganda yung loam soil talaga sa mga halaman. Mas tipid kung dadagdagan nyo ng konting garden soil para mas maging airy siya and loose, pwede nyo pong dagdagan ng pumice. Pero for most of the aroids nyo, yung mga epipremnum, mga monstera, philodendron, pwede nyo gamitin yung soil mix na itinuro ko sa inyo, yung chunky and loose and airy. Mapapansin nyo kapag diniligan nyo yung halaman, nagde-drain siya kaagad. Mag-hold ng konting moisture pero i-drain niya din kaagad yung tubig nun. Napakabilis and maganda para sa ugat ng halaman. Yung soil mixture po ay nakaka-apekto din kung gaano katagal matutuyo or ma-absorb yung tubig doon sa soil mixture. Okay, next naman ay yung types of water. Yes po, yung uri ng tubig na ginagamit natin ay nakaka-apekto sa mga halaman natin. So merong tatlong uri yan, yung tap water, distilled water, and rain water or tubig ulan. Tap water po, yung tubig na galing sa gripo natin. Karamihan sa mga tubig na galing sa gripo ay may chlorine. Common naman yun kasi yun yung ginagamit para maging malinis yung tubig na lumalabas sa mga gripo natin, di ba? Kaya lang, ang risk doon ay yung mga halaman, most especially the prayer plants or yung mga calathea. Kapag ang calathea may chlorine, yung ipinandilig mo sa kanya, nagre-react yung mga dahon. And makikita mo yon, nagba-brown or nagye-yellow yung edge ng mga calathea nyo. Pwede naman na kulang din sa humidity kasi yung mga calathea gusto rin nila ng very humid na environment. Pero it could also be a reaction sa tubig na may chlorine. So, paano ang gagawin natin? Ang mahal ng distilled water, which is the second na i-discuss natin. Pwede nyong gawin is yung tubig, ilagay nyo sa timba and let it sit for at least 8 hours to yung iba hanggang 3 days. Pero ako personally, hanggang 2 days lang. Ilalagay ko sa timba and then 2 days siyang andon, nakapag-evaporate na yung chlorine nun. Kasi most of it nakapag-evaporate na. Sasabihin ng iba, pwede pong pakuluan yung tubig? Wag. Wag nyong pakukuluan yung tubig with the hopes na mawala yung chlorine or ma-purify yung tubig na gagamitin natin sa halaman. Dahil kapag pinakuluan nyo yung tubig, nagiging concentrated lang kung ano man yung mga minerals na andon. At I won't advise na pakuluan yung tubig and then papalamigan and then ididilig. No, don't do that. Next is the distilled water. Kung kaya mo na mag-distilled water, then go for it. But
distilled water is the purest form of water. If I remember it correctly sa tinuro sa chemistry namin, distilled water is yung kapag nagpapakulo ka ng tubig and then yung steam niya, kapag nakita mo yung takip ng kaserola or kaldero kung ano man, may tubig yun minsan, di ba? Yun yung distilled water. And then, syempre sa atin, commercially, marami kang mabibili na distilled water. Pero ang mahal kasi, kaya hindi ko din ma-recommend sa ibang mga nag-aalaga ng halaman. Kung afford nyo, then go for it. Pero kasi, ang mahal, pwede naman nga yung tap water and then, hayaan na lang natin mag-evaporate yung chlorine niya. Lastly is the rainwater. Rainwater is the best for our plants. Kaya nga, sa tuwing umuulan, sa Facebook group namin, nire-remind ko yung mga members na, oh, ilabas nyo na yung timba, sapuhin na yung rainwater. Kasi maganda yan ipandilig sa halaman. Rainwater is very similar sa distilled water. It could just have acid, kasi di ba minsan may acid rain na pinatawag. Pwede nyo rin siyang i-check yung water. Kung acid siya, I think pwede rin gamitin dun yung moisture meter. Makikita mo kung acidic or neutral siya. Pero I'd say na hindi naman ganun kalaki yung acidity ng rainwater eh. Hindi siya yung makaka-affect dun sa plant natin. So, I encourage na rainwater yung gamitin ninyo sa mga halaman dahil hindi magre-react yung mga plants na sensitive sa chlorine. Pero sa mga regular na days, kasi hindi naman everyday umuulan, diba? So, pwede pa rin yung tap water and hayaan nyo lang mag-evaporate yung chlorine. So, for this episode, ilo-launch natin yung bagong mini-segment dito sa Lush TV, yung Lush and Learn. Ipi-feature natin yung mga questions sa comment section na feeling ko may matututunan yung mga ibang viewers pa. Disclaimer lang, itong mga questions na to, nasagot ko na sila before and isa-share ko lang sa inyo yung answers na ibinigay ko sa kanila. First is si Chris Balio or Balo. Ang sabi niya, I think I overwatered my birkin, yung philodendron birkin. Kindly help me on how to prevent root rot. Saktong-sakto sa episode natin today, watering. So, kung nagsususpet siya ka na na-overwater mo na yung halaman mo, kailangan i-check mo na agad yung ugat kung may root rot or yung kung may nabubulok na. Actually, itong cactus na to, ganun yung nangyari sa kanya. Nabulok yung kalahati ng ugat niya. So, ang ginawa ko is, tinanggal ko lahat ng bulok na ugat. Gugupitin mo talaga yon. And you have to be careful. Huwag tatama rin sa proseso na yon dahil very important yun. Kapag kasi may natira pa na bulok na ugat, maapektuhan na yung ibang ugat. So, gugupitin nyo lahat ng bulok na ugat. Okay? And then, hugasan nyo, makikita nyo kung meron pa bang bulok or wala. Dahil mas lilinaw na yung ugat niya. Kapag wala na, na bulok, ilipat nyo na sa fresh na soil. And yes, pwede mong diligan and pwede mo sigurong lagyan ng or ako yun yung ginagawa ko ha. Lalagyan mo siya ng organic liquid fertilizer. Yung link, ilalagay ko ulit sa baba. And then, okay na siya. Babalik na siya sa normal niya. Okay? So, kapag nagsuspect siya ka na merong root rot, i-check mo na yung ugat. Kasi minsan yung instinct natin, warning signal na yon. So, i-check mo na agad. Next question. Ito naman ay kay Zell Spirit. Ang sabi niya, thanks for the tip, sir. Any recommendation where to buy a moisture meter? Moisture meter po na ginagamit ko ay binili ko lang sa Lazada. Parang 200 pesos lang. Nung nag-check ako ng 11-11 or 12-12, parang nagiging 180 siya. Pero 200 pesos lang and mura lang yung shipping fee. Pwede kayong bumili. Ilalagay ko yung link sa baba. And last is from Giniel Grefaldo Enano. Actually, this is not a question, pero more of a comment. Sabi niya, wow, congratulations Lush TV. While I'm watching kanina, para akong tanga na every time may mahahagip na plant yung camera, kinikilala ko or pinapangalanan ko. Gaganda kasi, love it. Ito po yung nagpost kami ng picture sa community tab nung mga plants na pinrovide namin sa Pinoy Big Brother. Yes po, kami yung nag-provide ng plants sa current season ng PBB, which is the PBB Connect. So, yung mga nakikita nyong indoor plants doon sa amin po galing. And sana nagustuhan nyo. Thank you for noticing the plants doon sa loob ng bahay ni Kuya. So, we hope na meron kayong bagong natutunan sa episode na to. Kung meron po kayong tanong, huwag kayong mahiya na ilagay sa comment section. Malay ninyo, ma-feature yung tanong ninyo sa Lush and Learn na segment natin.
Or kung nahihiya kayo, DM nyo lang po ako sa Facebook or sa Instagram. But thanks for watching and see you on the next video.